GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities. Faster and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot. FYI is back and I'm your host again, Willie Espiritu, at alamin natin yung huling tanong ko, Chairman Arman Padilla ng Barangay Magallanes po dito sa Makati. Dito ba sa Makati, pagpamarada, may mga guhit ba yung kalsadang paparadahan? Ito ba ay well-received? Opo, yung mga parking areas po dito sa Makati, unang-una, kumpleto po sa signages. Pwede kayo mag-park dito from 10 to 5. Before that and after that, hanggang say, let's say 5 to 7, makaparada kayo dyan, itutow kayo. Pangalawa po, may nandun kung ano magkano yung babayaran nyo. Isa pa po, yung mga parking attendants po dito sa Makati, ano po eh, yung ang nakikita kong ano nila, yung parang computerized na eh. Meron po silang mga yung pinipindot, gadget na pinipindot, pag binigay sa inyo, may resibo po yun. Oh, and then parang nakapasok na rin sa ano. No? Kaya nga po yung isa po yan sa malaking source of income ng city government. Kasi po, well-received. So yung income po, eh hindi po nawawala yun. Doon pumapasok yun sa miscellaneous fees na pumapasok sa munisipyo. Ngayon, sa mga, yung doon ba sa nabanggit mong 32 o 33 million na budget mo, hindi ka ba kinakapos? Siyempre po, laging kulang, pero inaano po namin, maganda naman po sa amin kasi pag nangailangan kami ng tulong from the city government, ready po kagad sila tumulong sa amin. Napakaganda po ng ginagawa nila Mayor Binay, lalo na yung mga malalaking infrastructure, eh sila na po ang sumasagot. Ngayon, sa sports issue, nabibigyan nyo ba ng tulong yung inyong mga constituents para nalalayo sila sa mga drug addiction? Ayun, opo. Napakalaki po ng tinutuo namin, lalo na po pag summer, tsaka year-round po. Pero pag summer, doon po nag-uumpi, ano talaga. Hindi lang po kami nagko-concentrate sa basketball. Lahat po ng sports na ano, meron po kami, may program. Aside from that, meron din po kaming mga arts program. May theater, music, ukulele. Inaano rin po namin yan, yung cooking. Aside from that, meron pa po kaming mga values program. Meron po kaming tie-up with different NGOs for values education ng mga bata. Well supported kayo ng munisipyo ng Makati. Opo, opo. Napansin ko itong barangay hall mo, ilang floor ba to? Apat po. Apat? Opo. Sa first floor, anong meron? Ang nandun po yung, unang-una yung reception. Nandun po yung cashier namin na kinukuna ng mga barangay clearances. Nandun po yung security, yung barangay tanod namin, at nandun din po yung barangay clinic. Ah, may clinic. Is, man po yan ng isang nurse, may doktor po, may physical therapist, tsaka may dentist. Huwag mo naman ako. Araw-araw po yan. Totoo yan? Opo. Meron kayong nurse, may doktor kayo? Opo. Araw-araw po yan. Oba. Pero yung compared po to the other barangays, mas malalaki po yung ano nila. Kasi po kami is a barangay clinic. Sa iba po ay high-maintained. Meron pang bombero pa sila eh. Oo. Pero at saka maintained po. Dito sa second floor? Dito po yung administration office. Nandito po yung opisina ng barangay captain. Nandito po yung lahat ng support staff. Yung accounting. Sa third floor? Sa third floor po is a... Nandun po yung opisina ng mga kagawad. Tapos, meron sila? Kasi meron po kaming kagawad of the day, officer of the day. So, may sariling opisina sila. Meron pong parang conference room na nandun po. Yung fourth floor, nandun po yung... lalo na nagkaroon ng kasambahay law, so nagkaroon po kami ng desks for the different services. Meron po kami isang desk doon para sa SSS, sa PhilHealth,
Meron po kami para dun sa Makati Health Program, sa senior citizens, lahat po yun. So, yung naging fourth floor po, naging ano namin, help desk for all the problems na pagliyay sa City Hall ng Makati at iba-iba na po. Ano. Ngayon, sana Chairman Arman Padilla, hindi itong maging huli o una na tayo'y magkapanayaman. Dahil gusto ko na malaman ng sambayanan, ano ba talaga ang mga meron pa na nagagawa ang mga barangay captain dito sa Makati? Dahil kanina habang sinasabi mo yan, inggit na inggit ako. Dahil napakaraming barangay, lalo na sa lungsod ng Maynila, sa isang distrito lamang ay lumalaman ng 140 to 149 na isang jingle mo lang eh, nasa kabilang barangay ka na wala man lang barangay hall. Oo. Anong advantage ng 38 barangay lamang? 33 barangay sa kalaki nitong Makati na talagang napagsiservisyohan naman ninyo. Kahit na po malalaki ang mga barangay dito sa Makati, ang pinakamaganda pong ano ay ang mga binay po ay si Mayor, yung dating Vice President, saka si Mayor Junjun Binay po, empowered po ang mga barangay captains. Pag meron pong problema, ang tawag po kagad na sa amin ni Mayor Binay, oy, barangay captain, ikaw ang mayor dyan sa lugar mo. So, di-decisional mo yan. Ikaw ang magtatrabaho niyan. Kung anong problema, lahat po ng ano, sa amin po binabato. At kami naman po ay ine-empower niya. Sinusuportahan niya po kami sa lahat ng desisyon namin. At maya't maya po, may training po kami. Merong papatawag si mayor. O, kailangan kayo i-training dito sa lupo ng tagapamayapa. Iti-training kayo sa barangay governance. May mga workshops po kami. Nagbabayad po ng malaki. Nagsiseminar kayo kahit sa ibang lugar. Oo. Nagbabayad po ng malaki ang City Hall para yung mga barangay captains are equipped to handle their jobs. With that, thank you so much, Chairman. At sana po sa lahat ng mga nakapanood, ulit-ulitin yung panoodin yan doon sa ating YouTube, ano, para naiintindihan ninyo na dapat pala ginagaya natin ang barangay ng Makati. Thank you so much, Chairman. Thank you very much, Willie. At mabuhay ka. Mabuhay ka. Happy New Year, Happy Three Kings. Yes, sir. Yes, thank you. Happy New Year po sa lahat.